Una sa lahat, kumusta mga ka-Spookify? Heto na ang huling bahagi ng kwento. Gusto ko rin lang pasalamatan ang admin at mga viewers dito. Mabuhay po tayong lahat. Simulan na po natin ang kasunod na bahagi ng kwento. Nakalabas kami ng maayos lahat sa tinatawag na Bermuda Triangle. Ngunit, isang biglang pangyayari pala ang nakaabang sa akin. Naglalakad kami pabalik sa Little Village. At ako yung nasa hulihan. Hindi ko na kasi namalayan na mapapahamak ako. Iniisip ko kasi yung mga pangyayari na nasaksihan at naranasan ko sa kabilang dimensyon. Biglang may humawak sa kamay ko na malamig na kamay. At nung paglingon ko ay ang maharlikang fairy. Sisigaw na sana ako sa mga pinsan ko para masaklolohan nila ako. Ngunit huli na, naunahan na niya akong hinipan at napakabilis kong mawala ng malay. Hindi ko na alam ang mga sumunod na nangyari. Nagising ako sa isang lugar, nakakapanindig ng balahibong lugar. Pero bago ko na imulat ang aking mga mata, nakakarinig ako ng mga nanghihingi ng tulong. Parang pinapahirapan. At nung naimulat ko ang aking mga mata, ay tumambad sa aking harapan ng isang nilalang na lalaki. Maitim at may sungay. Nakaupo ito sa isang gintong upuan. Bumangon ka, puting tupa. Napakalaking boses niya at nakakapangilabot. Bumangon ka dyan. Sundin mong sinasabi ng aking ama. Sabi nung fairy na dumukot sa akin. Bumangon ako kaagad dahil gusto kong malaman kung nasaan ako. Anong lugar to? Bakit nyo ba ako dinala dito? Palingon-lingon ako sa paligid at palagay ko ay nasa itim na palasyo ako ng mga engkanto. Yung mga itim na kawal kasi na nakita ko nung kasama ko sina Kuya Bobet ay nandun. Nakabantay sa lahat ng sulok ng paligid. Nagkasala ka dito sa aming lugar na binabantayan. Isa kang lapastangan at walang paggalang sa paligid. Kayong mga tao ay laging gumagawa ng kamalian na kahit alam niyong mali, ay mas lalo niyo pang inuugali. Galit na sabi ng hari ng mga engkanto na may sungay. Bakit mo pinapamukha sa akin na mga masama kaming mga tao? At isa pa, maliit lang na kasalanan ang nagawa ko. Hindi niyo kailangan dalhin dito sa teritoryo niyo. Agad kong sagot sa hari ng mga engkanto. Ang maliit na mali ay may katumbas na kabayaran sa aming kaharian. At sa lupang aming binabantayan. Nakikita mo ba ang mga sumisigaw ng mga lapastangan gaya mo? Ayun, tingnan mo sila sa itaas. Sabi nito sa akin at itinuro ang itaas na bahagi ng kaharian nila. Kaya tumingala ako sa itaas. At nanlambot ang mga tuhod ko. Kumuntik na akong mapaupo sa kinatatayuan ko. Mga tao na nakabaon ng kalahating katawan nila, pati warik. Sila pala yung mga naririnig kong humihingi ng tulong. Sila ay pinaparusahan ko dahil sa pagsuway at paglabastangan sa lugar na ito. Sobrang tagal na nila dyan. At habang nandito sila, pinaparusahan ko sila. Hindi sila mamamatay. Magdudusa sila habang buhay. Kung palalayain ko naman, at ibabalik sa mundo nyo, tsaka pa lang sila mamamatay. Dahil ikaw ay nagkasala at sumuway sa pinagbabawal sa lupang binabantayan namin, bibigyan ka namin ng pagkakataon na makabalik sa mundo mo, kapalit na magiging asawa mo ang anak ko. Pagkasabi ng hari ay nagsigawan lahat ng mga kawal sa paligid na parang mga asong umaalulong. Napakasakit sa tenga. At sinabayan pa nila ng pagpadyak sa mga paa nila na parang may mga bakal. Kinilabutan ako sa sinabi ng hari ng mga engkanto. Bakit kailangan kong maging asawa ang engkanto nyo? Bawal ito sa batas ng Diyos. Ang tao ay para sa tao lang, hindi para sa tulad nyo. Kaya pala mga gaya nyo ay hinulog dito sa lupa dahil gusto nyong lumamang sa Diyos, diba? Alam ko ang mga engkanto ay uri din ng anghel. Ngunit sakin kayo sa kapangyarihan.
Parusahan nyo na ako at ibalik nyo na ako sa mundo ko. Hindi ako papayag na magkaroon ng koneksyon sa mga gaya nyo. Parusahan nyo na ako. Tatanggapin ko. Sabi ko sa hari nila na tinuturo ko na dahil nabigla ako sa sinabi nito sa akin. Kung yan ang iyong kahilingan, hindi ikaw ang paparusahan namin. Dahil ikaw ay apo ng isang kawal ng maestro. Alam kong pag pinarusahan kita ay magkakaroon ng digmaan sa pagitan ng mga kawal ng mga maestro nyo laban sa amin. Kaya pipili na lang ako sa malapit mo sa buhay. Yon ang paparusahan namin. Sabi nung hari na tumatawa ng malademonyo at umaalingaw ang buong paligid. Kinabahan ako sa sinabi ng hari ng mga engkanto. Na baka tutuhanin niya kasi. Alam ko ang kakayahan nila na kung anong gustuin nila ay nagagawa nila. Alam kong si partner ang bubuntungan nila ng kaparusan. Kahit di ko nga sinabi na hindi ako pwede ipakasal sa Marlick ang anak niya dahil may partner ako. Gaya ng sinabi ko, bawal makipagrelasyon ng isang tao sa isang engkanto. Alam niyo yan. Bakit niyo ba pinipilit ang bawal at bakit niyo ba ako iniipit sa sitwasyon ko? Tanong ko sa hari ng mga engkanto. Tama ka. Bawal ang engkanto umibig sa mga tao. Pero ang anak ko ay kalahating tao at kalahating engkanto. Tao ang ina niya. At membro dati ng samahan niyo. Gusto mo bang malaman kung bakit gusto kong ipakasal sa iyo ang anak ko? Tampalasang puting tupa? Pagsisiwalat tungkol sa anak niya at pagtatanong sa akin. Pero mali pa rin ito. Huwag niyo akong ipitin at pilitin sa ayaw ko. Sagot ko sa hari ng engkanto. Sabay binaling ko na ang tingin sa anak nito na nasa gilid ko lang at tahimik na nakikinig na nakatitig sa akin. Kung ano man yung mga ginawa niyo sa ina ng anak niyo, ay huwag mo na ako idamay na magkasala sa batas ng Diyos. Sabay pagkuyom ng aking kamay at nagdasal ako ng lati ng tahimik. Baliwala ang dasal mo, puting tupa. Hindi ka maririnig ng mga maestro at Diyos mo. Habang nasa loob ka ng aking kaharian, ay may harang na kahit anong taimtim pa na dasal mo ay walang makikinig sa'yo. Ito ay napagkasunduan na sa pagitan ng itim at mga puting anghel na kinabibilangan mo. Sabi nito na humahalakak na naman na napakasakit talaga sa tenga. Kaya pala walang nakakapagsaklolo sa mga nabiyag nila mga tao dahil sa harang na nakapalibot sa buong kaharian ng mga engkantong itim. Sasabihin ko na sa'yo, puting tupa, kung bakit gusto kitang ipakasal sa anak ko. Yun ay dahil may dugong nananalatay sa'yo sa isang kawal ng Diyos. Pag nagkaroon ka ng kaugnay sa amin, magkakaanak kayo at magkakaroon kami ng lahi sa wakas ng dugo ng isang maestro na kawal ng Diyos at kalahating lahi namin na magagamit laban sa mga puting tupa. Dahil alam namin na hindi kayang saktan ng mga anghel na kawal ang kadugo nila. At higit sa lahat, magkakaroon kami ng lahi na makakatagal mamuhay sa lupa. Ngayon, alam mo na, puting tupa, papayag ka ba? O idadamay namin ang malapit sa iyo? Mag-isip ka! Pagkasabi ng hari na nanlilisik ang mga malaagilan nitong mata. Gagawin niyo talaga ang lahat para lumamang sa Diyos namin. Wala kayong pinagkaiba sa mga kampon ng demonyo. Nakuyom na ang mga kamay ko. Gusto ko nang hamunin ng hari ng suntukan na lang sa sobrang galit ko. Ngunit nagtitimpi lang ako. Alam kong wala akong laban. Maraming kawal at napaka makapangyarihan ito dahil nasa loob kami ng kaharian niya. Huwag mong isali ang mga kakampi namin dito, puting tupa. Itong usapan na ito ay sa pagitan lang natin. Alam kong minsan mo nang sinira ang kuta ng mga alagad ni Panginoong Lucifer. Pero di mo magagawa yan dito. Siguro naman sinabihan ka na ng lolo mo na wala silang magagawa kapag may nangyari sa'yo dito, di ba? Alam mo kung bakit? Dahil hindi nila alam ang mga nangyayari dito sa loob. Yun ay dahil sa napagkasunduan na bawal pumasok at lumusob ang mga puting anghel dito. Hindi nila sisirain na pagkasunduan na. Pagpapaalala ulit ng haring engkanto sa akin. Para hindi ka naman lugi sa kagustuhan ko, gumawa tayo ng kasunduan, puting tupa. Papayag kang magpakasal sa anak ko
at lima ng mga nabiyag dito ay papakawalan ko. O papalabisin kita dito dahil hindi pwede na bihagin ka namin dahil magkakaroon ng digmaan laban sa mga puting anghel at nasasakupan ko. Pero paparusahan ko ang malapit na tao sa iyo. Pumili ka, puting tupa. Pagkasabi nito ay tumawa ulit na tila ba iniinis na niya ako. Pumili ka na kasi. Mag-iisang araw ka na nawawala sa mundo mo. Huwag mo na patagalin to. Nasa iyo ang desisyon na ibinibigay ng aking ama. Sabi ng maharlikang diwata. Malumanay ang boses niya. Sige. Makikipagkasundo ako sa inyo. Naway mapatawad ako ng Diyos sa mabigat na desisyon na to. Sumunod kayo sa kasunduan at pakawalan ng limang bihag gaya ng sinabi nyo. Sabi ko sa hari, pagkatapos ay yumuko ako. Ihanda ang seremonya! Sigaw ng haring engkanto at tumunog ang ingay ng trumpeta nila. Nakakatakot talaga ito pakinggan. May mga itim na engkantong kalahi nila na may dalang mga pagkain na itim at mga alak at isang gintong pitsel. Pinasbasan kami ng haring engkanto at pinainom nung nasa pitsel. Itim ang tubig na napakapait ang lasa. Uminom ang maharlikang diwata at sarap na sarap siya sa tubig nila. May tabako rin na pinahitit sa amin na simbolo daw yun ng mainit na pagtanggap sa kaharian nila. Hindi ko nagustuhan ang baho nila. Hindi ko nagustuhan ang baho ng usok nito. Parang sinusunog na styrofoam. Sakit sa ilong. At sa pagkatapos ng seremonya ay hinawakan ng hari ang mga palad namin at sinugatan nito at pinag-isa ang mga palad naming may sugat. Pero bakit hindi man lang ako nakaramdam ng sakit at apde? Dahil kaya yun sa tubig na itim. Ang mga kawal ay nagdiwang at nagsikain sila. Hinatak ako ng maharlikang diwata. Hindi ko na lang sasabihin ang pangalan niya. Doon sa silid niya, may mga bantay na itim na engkanto sa labas. Hinipan niya ako ulit at nawalan na ako ng malay. Hindi ko na alam ang nangyari. At nung magising ako ay nasa daan ako, nakahiga. At pinapalibutan ng mga membro ng kapunungan. May limang membro na nakahiga malapit sa akin pero wala na silang buhay. Dumating si Kuya Bobet at Bong. Inalalayan ako. Ngunit nakaramdam ako ng hapdi sa palad ko at may sugat na hiwa. Ano man ang nangyari sa akin nung mga oras na yon, wala na akong alam. Umuwi ako ng Cagayan de Oro na laging napapanaginipan ng maharlikang diwata at tila ba pinapakita sa panaginip. Hindi ko nasasabihin sapagkat napakasensitibo na. Gabi-gabi akong binabagabag ng panaginip na kasama ko ang maharlikang diwata. Nalaman na rin ito ng lahat at ng maestro ko dahil nagpakita siya sa akin at sinabi ko ang lahat na nangyari. Ito ay nagbigay ng pagkabahala sa kanya dahil maaaring maganap ang isang digmaan ng mga anghel at engkanto na magre-resulta ng mga paglindol at pagbagyo. Kaya pinaalam ni maestro ang tungkol dito sa isang balaang na isang superior na arkanghel at sa isa pang balaan na isang kawal din ng anghel na tagapagbantay ng himpapawid para maging alerto sa panahong darating na banta ng mga itim na engkanto. Hindi pa alam kung kailan, pero ito'y mananatiling banta na nakatakda. Hanggang dito na lang ang kwentong to. At gusto ko lang ipaalala na ang nabanggit kong mga anghel sa huling bahagi ay mga pinakilala ng maestro sa akin. Hanggang sa muli at sa bago kong kwento, mga kaibigan. Magandang buhay sa lahat. Naway gabayan kayo lagi ng Diyos. At salamat sa ipinakita niyong paniniwala sa mga nabasa niyo. Salamat. Kung gusto mong updated ka sa lahat ng bagong videos, click na ang subscribe button at notification bell. Maaari ka rin makatulong sa channel sa pagpunta sa Patreon page. Yung link nasa description kung saan pwede ka magpadala ng pera sa channel. Maski $1 or 50 pesos per month, napakalaking tulong na po.